Welcome to our Living Like Jesus live streaming. Don't forget to like our official Facebook page. Follow our Instagram and Twitter accounts. Subscribe to our YouTube channel. Just open your YouTube app and search for Jesus is Our Shield Worldwide Ministries, or simply in the search bar, just type youtube.com/Jesus is Our Shield Worldwide Ministries. Click the subscribe button now and be updated with the latest Living Like Jesus preachings of the man of God, Apostle Renato D. Carilli, and also the ministry's events. God's greatest anti-move through social media. Watch tonight's program and be blessed beyond measure. Kagaya po ng kalagayan ng ating bansa sa pangkasalukuyan at buong mundo, na lahat po ay nasa crisis, nasa trouble, malaking problema, nasa malalaking mga kasalanan. Wala rin naman pinagkaiba yung kasalanan ng Israel sa kasalanan na nagaganap po ngayon sa bansang ito at buong mundo eh. Ang pagkakaiba lang po nito yung bilang. Pero yung pong kasalanan ginagawa, parehas lang. Inapaabot ng Diyos dito yung urgency ng paghahanap niya. At ang urgent na taong hinahanap niya ay yung mga intercessor. Why intercessors? To stand between the gap and the hedge. Para humingi ng tawad sa kasalanan ng bansa. Hingiin ang awa ng Diyos. Ipaalala sa kanya mga pangako niya at propesiya. I-plead yung blood ng lamb. Ipaunawa na siya hindi Diyos ng wrath, ng anger, ng indignation, but is a God of love, mercy, and compassion. At pag nakakita ang Diyos ng ganyan, yung kanya pong puot at galit ay aalisin niya. Go into all the world and preach the gospel to all creation, and those who believe will be baptized, and this sign, the work of God, the wonders of God, the power of God will accompany those who believe. Are you ready to receive your miracles and blessings, experience God's glory, and learn His powerful word through our host, Apostle Renato D. Carilli? All heaven declare the glory of the risen Lord. Who can compare with the beauty of the Lord? All heaven declare the glory of the risen Lord, who once was slain to reconcile men to God. Wherever you will be, the Lamb upon the throne, the Lamb upon the throne, I gladly bend my knee, I gladly bend my knees,
standing now in worship. Love of God, love of God, oh love of God, be glorified. Yes, Father, be glorified, precious Lamb of God. Be exalted in this place as we stand now in worship. Lamb of God, be glorified. Be exalted in this place as we stand now in worship. Lamb of God, Lamb of God, oh Lamb of God, be glorified. What an honor, Lord, to worship you. We worship you because you are worthy, so much worthy. And for thy pleasure we were created. It's our honor, Lord, to worship you because we love you, because you taught us how to love you. Give us more experiences with you, Lord, as we worship. As we stand in now, bow before your holy presence in worship. Everybody say this. It's my honor to love and to worship my God, the Lamb of God, who seated on his throne, and now in worship, be glorified, Lord. Amen. Marami po sa inyo nagtatanong, ano po ba yung magandang gawin para lagi kong maranasan ng Diyos? Ang gawin po natin ay mahalin po siya ng buong puso, buong lakas, buong kalat, buong pag-iisip. Ipulpil po natin yung first commandment. At paano natin mamahalin ng Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kalat, buong pag-iisip? Dalawang bagay po ang dapat natin gawin. At ito po ay mula po sa revelation ng ating Panginoong Jesus. At ito po yung makikita natin in John 14, verse 21. And the Lord Jesus said, "He who has my commandments and keeps them, it is he who loves me, and he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself to him." 23, "If anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to Him and make our home with Him." Nandito po yung dalawa pong kapahayagan na dapat nating gawin to express
our love to God with all our heart, with all our soul, with all our mind, and all our strength. Number one, kailangan siya po ay atin pong sambahin. We must worship Him. Because when we worship Him, it is a sign that we are expressing our love to Him. And we do that with our whole being. And second, we must obey His commands. The Bible tells us na pag ito po ay naging araw-araw nating pamumuhay, ito po yung magaganap sa atin. In Exodus chapter 23, we read, verse 25, "So you shall serve or worship the Lord your God, and He will bless your bread and your water. And I will take sickness away from the midst of you. No one shall suffer miscarriage or be barren in your land. I will fulfill the number of your days. I will send my peer before you. I will cause confusion among all the people to whom you come, and will make all your enemies turn their backs to you. And I will send hornets before you, which shall drive out the Hivite, the Canaanite, and the Hittite from before you." So pag sinasamba daw po natin ang Diyos ng ating buong katauhan, sa Espiritu at katotohanan, siya po'y nangako na pagpapalain daw po niya ang ating po mga pagkain at ang ating inumin. Ang ibig mo sabihin ng pagpapalain, hindi lamang ito po ay maayos na pagkain, hindi lamang siya po'y malinis na pagkain at inumin, kundi siya po ay masagana nating i-enjoy. At ang ikalawang sabi niya, kung tayo po'y merong sakit at karamdaman, tayo po'y kanyang papagalingin. Paano po natin mararanasan ang kagalingan pag tayo po'y sumasamba sa Kanya? Dahil pag yung atin pong pagsamba ay naging kalugod-lugod sa Kanya, siya po'y bababa sa Kanyang trono at dadalaw sa atin at tayo po'y Kanyang papanahanan. At yun po ang magiging daan upang ang atin po mga sakit at karamdaman o kirot na nararanasan sa ating katawan ay mawala. At kung meron pong bandage na nilagay si Satan sa atin, ito po ay masisira. Kaya tayo po ay lalaya. Ikatatlo, ang mga babae raw po ay magkakaroon po ng pinagpalang womb. Hindi raw po magiging barren ang womb ng mga babae. Hindi po siya makakaranas po nang siya po ay dinudugo, kagaya po ng naganap sa babaeng inaagasan ng dugo in Mark 5:25-34. Exempted daw po siya rito. Yung kanya pong womb ay magiging healthy and so strong. Indeed, it will become a blessed womb. Ikaapat, yun daw pong itinakda po niyang lifespan natin ay atin pong may enjoy. Kasi alam niyo po, lahat ng tao sa mundong ito ay binigyan ng Lord ng lifespan. Ang ibig pong sabihin, meron po siyang itinalagang panahon ng ating mga buhay. Siya po yung nagtakda ng ating pagdating sa mundong ito. Siya rin po yung nagtakda ng araw ng pag-alis natin sa mundong ito. Kaya kung inyo pong pag-aaralan at papansinin, yung po mga umuwi na sa Diyos, iba-iba po yung edad nila. Ang iba po, 95. Iba po ay 90. Iba po ay 88. Ang iba po ay pababa. So, alinsunod po sa number ng tinakda ng Diyos sa ating mga buhay, yun po yung ating ipupulpil. So, meaning to say, wala pong mamamatay ng premature death. Yung lifespan na binigay ng Diyos sa atin, exactly, we will live with it. At ang susunod, yun daw pong ating mga kaaway, lalagyan niya po ng takot sa puso. Hindi na po ito nangangailangan ng maraming warfare, bagamat mahalagang mahalaga po yan. Lalagyan niya po ng takot sa puso ang ating mga kaaway. Paano niya po ito lalagyan ng takot sa puso? Ito po ang mga kaaway nating Hivite, Canaanite, Hittite. Ito po masasamang espiritu, pati po yung kanila pong ginagamit para tayo po ay pinsalain. Magpapadala raw po siya ng hornets. Ito po ay isang uri po ng hayop na makamandag na pag sila po ay kinagat o nadapuan po nito, dadalhin sila nito sa kamatayan. Yun daw po yung ilalagay niya sa kanilang pagkatakot. At ang sabi niya po ang susunod,
Papaalisin niya po yung lahat po ng territorial demon sa ating bayan, sa ating bansa, upang siya po ay malinis. At ang lupain na matagal na pong barren, desolate, ay mamunga, at ang lupain dati po ay under curse, ay maging under blessings of God. At hindi lamang po yan, ang sabi po ng Acts chapter 13 ay ito. Verse 1, "Now in the church that was at Antioch, there was a certain prophets and teachers, Barnabas, Simeon, who was called Niger, Lucius of Cyrene, Manaen, who had been brought up with Herod the Tetrarch and Saul. As they ministered to the Lord and fasted, the Holy Spirit said, 'Now separate to me Barnabas and Saul for the work to which I have called them.' Then having fasted and prayed and laid hands on them, they sent them away." So dito makikita po natin ang mga teacher, mga prophet, at ang mga apostle ay nag-join together. Sila po ay sama-samang nanalangin at nag-ayuno at sumasamba sa Diyos. While they were worshiping the Lord, as they fasted and prayed, the Holy Spirit spoke to them. Kapag tayo po'y sumasamba sa Diyos, sa panahon na tayo po'y nag-ayuno at nananalangin, narinig natin ang tinig niya. Siya po'y magsasalita sa atin ng malinaw. Ikalawa, ibibigay niya po sa atin ang kanya pong perfect will. Specific po yun, para hindi tayo maghanap ng gagawin, hindi tayo makompuse sa maraming gagawin, at hindi tayo turuan ng Diablo kung anong gagawin. At pagkatapos po nito, na malaman natin yung will niya, tayo po'y kanyang i-commission. Kasama po siya. So napakarami pong blessings po ng pagsamba sa Diyos. Pag tayo po'y pumunta po sa Book of Revelation, makikita po natin yung po mga angel, pag sila po umalis sa presence ng Diyos at nagsimula po mag-minister sa mga saints sa mundo, yung lugar na puntahan po nila ay nagkakaroon ng atmosphere of glory. Yung mga mukha po nila ay nagliliwanag. Sapagat yung pong glory ng Diyos, yung pinaka-presensya ng Diyos, yung kanyang kapuspusan, abang sila po'y sumasamba sa Kanya, ay natatransfer po sa kanila, nagre-reflect po sa kanila, na-impart po literal. Yung kanya pong pinakabuhay, yung kanyang pinakakapuspusan, yung kanya pong pinakakaningningan, literal, natatransfer po sa kanila. At siya rin pong reason niya kung bakit sa 240 days po ni Moses, nung siya po'y bumaba ng mundok, ang mukha niya po'y nagliliwanag. Dahil nga po yung glory ng Diyos ay natatransfer. Dahil ang sabi po ng Bible, especially 1 John chapter 1 hanggang 5, dinescribe po nito that God is light. In Him there is no darkness. Kaya po yung ningning ng liwanag ng kaluwalhatian ng Diyos sa kanyang perfection, yung po natatransfer sa mga lalaki at babaeng nabubuhay sa pagsamba sa Kanya. Kaya kung kayo po ay may dinaramdam saan man po ay sulok ng Pilipinas at buong mundo, kung sumabay po kayo sa pagsamba kanina rito, i-claim po ninyo kayo po ay pinagaling ng Diyos. Alam ko po na kayo po ay dinalaw niya, i-claim niyo po yung kagalingan ay sumayin niyo na. Dahil ang pagdalaw ng Diyos, ay may dala pong biyaya, kagalingan, kaligtasan, at kalayaan. Kaya magsimula na kayong gumalaw, magsimula na kayong kumilos, magsimula na kayong umunat. At lalo po kayo magpurit, magpasalamat sa Diyos sa araw na dadaan, especially habang nakikinig po tayo sa lingkod ng Diyos sa oras na to. So ngayon po, isamahan po natin ang Tatay Apostol. In the book of Ezekiel chapter 22, verse 30 to 31, sa Revelation may pamagat na the urgent need of intercessors. And I quote, nagsasalita po rito ay ang Diyos mismo. Remember that. Ang Diyos po mismo ang nagsasalita. And He said, "So, I sought for a man among them who would make a wall and stand in the gap before me on behalf of the land, a nation. This is the reason why, that I should not destroy it, but I found no one." 31, "Therefore, I poured out my indignation or anger or wrath on them. I have consumed them with the fire of my wrath, and I have recompensed their deeds on their own heads,
says the Lord God. Kahit ang isang bansa po ay puno po ng kasalanan, talamak po ang kasalanan, kagaya po na naging kasalanan po ng Israel. Ito pong istoryang ito ay nangyari po ng 59 BC. Dalawang prophet po ang nagprophesy concerning the destruction of Jerusalem. Sila po ay magka-contemporary. Ang una po ay si Prophet Jeremiah. At ang ikalawa po ay si Prophet Ezekiel. Noong nagprophesy po si Prophet Jeremiah at is around 593 BC, ay invade pa lang ng Babylon ang Israel. At kung sila po yung ma-invade na, isa po sa naging captives po ay ang prophet na si Ezekiel. Sila po ay dinala po sa Babylon as a slave. At nagsimula pong mag-reveal ang Diyos ng kanyang sarili sa prophet noong ang time pong yun ay dumating na po sa age ng 30. Meaning to say, siya po ipik na sa kanyang prophetic ministry. At siya naman po yung nag-prophesy under captivity. Si Jeremiah po before the captivity, si Ezekiel po after the captivity. At ang prophecy po ay almost the same. Ang pagkakaiba lamang po rito kay Ezekiel, even though na-mention po ito ni Jeremiah, ay so specific po ang kanyang declaration na kahit ang Diyos po ay nagalit, galit na galit sa laki po ng kasalanan nila at ano-ano po ang kasalanan ginawa po nila. Murders, yung Jerusalem po ay naging bloody city, making idols. So puno na po ang Jerusalem ng idols. If you will go to Europe, kagaya po ng privilege na naranasan namin ng aking pong pamilya, you will see idols everywhere. Especially you go to Rome, Italy. Hindi lang po basta idol, napakalalaki. Akala ko nga po na nagpunta po ako ng Thailand, eh yun lang po yung pinakabarami. Kasi sa Thailand po, eh kahit po sa city, eh meron purong mga idols, malalaki. Wala pong pinipiling lugar kahit po sa mall. Naghambalang. Yan ang ako po yung napupunta po ng Europe, no, lalo na po sa France. Eh, mas matindi po siya ron. Yun po yung ibig sabihin ng Jerusalem, eh puno po ng idols. Naging idol worshipper po ang Israel. Ikaapat po nilang kasalanan, hindi nila ino-honor ang kanilang mga magulang. Ang word pong ginagamit, made light o father and mother. Dahil hindi ino-honor, ino-oppress nila. Sinasagot, sinasaktan, binabaliwala. So parang hindi nila magulang ang kanilang mga magulang. They also oppress the stranger, mistreated orphans and widows, despise God's holy thing, profane the day of rest. At sa part nga po ng Israel, yung nga po yung kanilang Sabbath, they slander too much. Eat on mountains in idolatrous worship. Nagtitipon po sila sa bundok at habang sila po'y sumasamba sa Diyos-Diyosan, sila po'y kumakain. Isang pagkain po na wala sa ayos, wala sa lugar. At marami po sa kinakain nila, inaalay sa mga Diyos-Diyosan. They committed lewdness. Ang ibig pong sabihin, impurity, impure acts. Lahat po ng karumihan, kagaya na nakikita natin ngayon sa television, sa mga pelikula, sa internet, sa YouTube, sa mga parada po ng mga LGBT, they committed adultery with father's wife. Pati po yung asawa ng kanilang mga ama ay kanila pong sinisipingan. Violated women who were set apart during their impurity kasi may custom po ang Israel, may law ang Diyos ay binigay. Pag ang isang babae po ay may menstruation, nakalaigalang siya ng lalaki, at mag-aantay po siya ng time, kahit sila po yung mag-asawa, bago po sila magkaroon po ng intimacy as husband and wife. But they break that. They committed adultery with neighbor's wife. Yung po asawa ng kanilang mga kapitbahay, ng kanilang mga katribo, kapatiran, ay sinisipingan nila. So para pong case po ng South Africa, mayong adultery po ay legal. Pwedeng mga lunya yung babae, pwedeng mga lunya yung lalaki. So, siya po yung normal na lang. Yun po ang ibig sabihin. Committed adultery with daughter-in-law, manugang, sinisipingan ng biyanan. Committed adultery with sister, yung magkapatid,
gumagawa po ng kalayan, took bribe to murder, nagpapabahit sila para pumatay. Took interest for money lent. So sila po yung nagbibigay po ng mga pautang, pero grabe po yung paniningil ng interest. Hindi man po sinabi, pero sa understanding ko po, masyado pong mataas. At siya po ay against the law of God. Extorted from neighbor, sila po yung nangingikil sa kanila pong mga kapwa. They forgot God. Totally, nakalimot sila sa Diyos. Andiyan dyan yung kasalanan nila na uncleanliness, conspiracy against God. Ito po yung medyo heartbreaking eh. Conspiracy against God. Para po ito mga kaaway po ng Diyos at ng chosen nation in this end time. At tapos po nating ma-rapture, every antichrist nation will conspire against God. At yun po ang pinaprophecy ng Psalm 2:1 pababa at saka ng Psalm 83 verse 1 pababa. Praying on innocent people, yung po mga inosente, pinapagsamantala, niloloko, dinadaya, robbery, yung nakawan po talamak. Para pong mga luti ngayon sa Amerika, sa Europe, at sa iba pa pong bansa, na sinasabi po na maraming protester, they're simply protesting. Pero magkaiba po yung nagpuprotesta sa nagnanakaw at nagbabasag ng salamin at nanggugulo. Ang protesta, you simply voice out your opinion, your sentiment. Pero marami po ngayon, yung protest po nila, may pagnanakaw, may pagwasak ng property, pagsira ng mga salamin, pagnanakaw ng pera sa bangko. Sinasama lang po nila ng salitang protest. At right po nila yan, pero ang totoo, they are not protesting, they are robbing people. Transgression of the law. Profane or degrade the holy things of God. Made no difference between the clean and the unclean. Kapati po yung pagkain, hindi pinakakainis, kinakain nila, ginawa na po nilang malinis yung marami, at wala na pong distinction yung marinis at yung marami, parehas na lang po sa kanila. Propane God among the people. Ito pa po yung malunggot, yung Diyos mismo ay kanila pong nilapastangan sa harap ng mga tao. Rulers oppress and murder the people. Meron din pong EJK nung time nila, extrajudicial killing. Covetousness. Gave people false hope, live in falsehood, divine lies. The people use oppression, men in general, robbers, mistreated the poor and needy. Kaya ito po mga term na ginagamit na, gave people false hope, live in falsehood, divine lies. The people use oppression, rulers oppress and murder the people. Ito po ay pumatungol po sa mga leaders nila nung time na yan. Sino po yun yung king? Mga prophets, they prophesy false prophecy. Yung nga ang sinasabi ng Diyos, you give false prophecy, you lie. And he called that divine lies. Mga priests, at pati po yung mga mamamayan, all of them are sinning against God. From the king to the people, the whole nation sin against God. Kaya ang sabi ng Diyos, yung wrath ko is so great. Yung indignation ko ay masyadong malaki. Pero ito po yung so amazing dito. Kahit ang Diyos po yung nagsasalita po ng judgment, yung galit niya pong malaki, kanya pong ini-express, sinasabi po niya, seriously. Pero sa likod po nun, ang desire po niya ay mag-redeem, nag-restore, magligtas. Kaya makikita po natin sa panahon po ng judgment, ang purpose ng Diyos, why He's judging an individual, a family, a city, and a nation, ay para siya po ay i-redeem, i-restore o iligtas. At ito po ang dahilan kung bakit ang Diyos po ay humahanap po ng mananalangin. So I sought for a man among them who would make a wall and stand in the gap before me on behalf of the land. And stand in the gap. Yun pong ibig sabihin, siya po yung naghahanap po ng intercessor. Bakit naghahanap siya ng intercessor? Gusto po niyang ito yung mamagitan sa harap niya para sa mga tao. Upang yung galit po niya ay mapalitan ng awa. As the Bible tells us, His mercy endures forever, but His anger is but for a period of time. Yung kanya pong kahabagan habang panahon, pero yung galit niya po pansamantala lang. So nagbibigay pa po siya ng extended mercy bago po niya gawin ang nais niya. He already prophesied their destruction. And behind that prophetic word that come to pass,
sa likod po nun ay redemption nila. At yung extended mercy po niya ay kanya pong dinipain clearly sa pamamagitan ng paghahanap ng mananalangin, ng intercessor. Yun po ang trabaho ng intercessor eh, to stand in the gap before God for men. Manalangin sa Diyos para sa tao. Yun po ang trabaho niya. Ang trabaho naman ng prophet, humarap sa mga tao para sa Diyos. Pero ang intercessor, ang trabaho niya, humarap sa Diyos para sa mga tao. This is so very interesting. And I'm thinking this many times. Even to somehow, somewhere, meron po akong clear understanding. Ay na, ino, tama po yung understanding ko. Pero pag kinuha natin yung depth at lalim ng pinapaabot ng Diyos, doon po ako na-amaze. At yun po yung atin pong dinidig in the Spirit. Napakarami naman po pwedeng hanapin ng Diyos. May pastor, may bishop, may propeta, may evangelista, may guro. Marami pong tao sa church. Maraming position, maraming designation. Pero rito po, God is so specific. Ang hinalap niya po, specific na tao. Sino po yun? Intercessor. Kaya sinasabi po nito, itong passage na binasa natin, kagaya po ng alagayan ng ating bansa sa pangkasalukuyan at buong mundo, na lahat po ay nasa crisis, nasa trouble, malaking problema, nasa malalaking mga kasalanan. Wala rin naman pinagkaiba yung kasalanan ng Israel sa kasalanan na nagaganap po ngayon sa bansang ito at buong mundo eh. Ang pagkakaiba lang po nito yung bilang. Pero yung pong kasalanan ginagawa, parehas lang. Inapaabot ng Diyos dito yung urgency ng paghahanap niya. At ang urgent na taong hinahanap niya ay yung mga intercessor. Why intercessors? To stand between the gap and the hedge. Para humingi ng tawad sa kasalanan ng bansa. Hingiin ang awa ng Diyos. Ipaalala sa kanya mga pangako niya at propesiya. I-plead yung blood ng lamb. Ipaunawa na siya hindi Diyos ng wrath, ng anger, ng indignation, but is a God of love, mercy, and compassion. At pag nakakita ang Diyos ng ganyan, yung kanya pong puot at galit ay aalisin niya. Hindi po ba yan po ang nangyari sa Ninibe? Ang buong Ninibe is doomed for total destruction. Pero alam po nating lahat, in the book of Jonah, mula chapter 1 hanggang matapos po yung aklat na yan, maiksi lang naman po yung chapter dyan, eh napakagandang katotohanan yung masasakyahan natin yan. Sa gitna po ng napakalaking kasalanan ng Ninibe, sobra. Na alam mo, hindi rin naman po nagkalayo yung marami pong Diyos-Diyosa ng Israel sa mga Diyos-Diyosa ng Ninibe. Hindi rin naman nagkalayo ng kasalanan. Ang pagkakaiba nga lang uli, yung haba. Yung iba mas marami, yung iba mas kukonti, pero almost the same. So nag-extend ang Lord ng mercy. How He do that? He send the prophet Jonah. And He prophesied the destruction of Nineveh for 40 days. Ito pa po yung iniisip ko. 40 days to overthrow a city. Eh po pwede naman niyang i-destroy ang Nineveh ng 1 day to 1 week. Why 40 days? For me, sa understanding ko, po pwedeng itigil ng Diyos yung judgment sa kalagitnaan ng 40 days. O sa 1/4 ng 40 days, hindi niya bubuuin yung 40 days para totally eradicate ang isang bansa, ang isang city kagaya ng Ninive kung merong mananalangin. So ganyan ka-urgent ang pangangailangan ng Diyos ng mga intercessors. Nang makarating sa hari ng Ninive, ang prophetic word ng prophet na si Jonah, ano pong ginawa niya? Inutusan niya po ang kanya pong kaharian ng lahat ng mamamayan na magayuno, manalangin, humingi ng tawad sa Diyos. So meaning to say, they intercede for them. Sila mismo yung namagitan para sa kanilang kaligtasan. Dahil sila po yung nasa
hatol. Dito naman sa case ni Prophet Ezekiel, humahanap ang Diyos ng tao para mamagitan para sa Israel. Sa Nineveh, sila mismo yung namagitan. So ang ibig sabihin, in both cases, ang intercessor ay mahalaga. Ang mananalangin, ang mamamagitan. You must get that. Another story, God relented from destroying Nineveh. Yung kanya pong anger ay naging mercy. At yung extended mercy sa kanila ay umabot po ng 120 years and they enjoy freedom. Matagal po yung 120 years. Nagaya po ng time ni Noah. Sinabi niya, ang buhay ng tao, lifespan ay 120 years. Yung mga pagkakataon kasi kadalasan ay talamak yung kasalanan ng isang tao at isang bansa. God is a God of long suffering. Kaya kung tayong lahat, pakinggan niyo akong maigi. Na gusto nating mabuhay sa miracle. Gusto nating mabuhay sa signs and wonders and miracles. Gusto nating mabuhay sa extraordinary, remarkable healing and miracles. Kaya lang maintindihan natin, kailangan ang character natin ay purify. It must be the character of our Lord Jesus Christ. Alam natin na binubuo ng siyam na bunga ng Espiritu Santo ang nagdidipay ng fruit of the Spirit or God's character. At dalawang kailangan natin dito. Yung una, lagi nating naririnig, tinuturo ng lahat. Hindi madali, hindi mahirap intindihin, yun po yung love. Pero yung ikalawang sasabihin ko, yun po yung kinakailangang mapasahan ng lahat. Alam niyo kung ano yun? Long-suffering. Mahabang pagtitiis. Matyagang pag-aantay. Mahabang pasensya. At yan yung sinasabi ko kanina pa concerning the extended mercy of God. His long-suffering was defined as He extend His mercy. Because He loves Nineveh, He loves Israel, He loves the Philippines, He loves the world, He loves the church. Why long-suffering? Dahil pag hindi po nakita sa atin ang long-suffering, hindi natin ito naging pamumuhay. Yes, we can pray. We always pray. Pero yung prayer po natin, and I'm talking about intercession, that is love in action, eh lagi pong mayroong limitasyon. Pero pagka ang long-suffering ay evident sa life natin, dito niya maintindihan kung paano ko dinidefine ng prayer. Kasi kung mahaba ang pasensya mo, matiising ka, matyaga ka. Mahaba ang pag-unawa mo, malawak yung pag-intindi mo, pagtitiis. Ganyan ka rin kahabang manalangin. Pagdating po sa sakit at karamdaman, infirmities, gawa ng Diablo, ang tawag po dyan ay short suffering. Pero pagdating po sa pagdi-deliver ng tao, pagpapalaya ng isang bayan, barangay at mga bansa, ang tawag dyan ay long suffering. Kasi napakaraming tao ang involved, napakalawak ng kasalanan. Like Prophet Jeremiah, he's weeping for almost 38 years para sa kanyang bansa. And yet, hindi niya nakita ang freedom. Ang nalaman niya lang, ang kanyang bansa ay naging alipin ng Babylon. Yung prophecy niya, nakita niyang naganap. Eh, nang malungkot doon. Pinaprophecy mo yung distraction ng bansa mo. The same time, nag-a-appeal ka sa Diyos. Pero ang nakita niya, captivity. Even though alam naman natin, after 70 years of captivity, God released them. But for Jeremiah, that is a long year to ponder and to wait upon. Kaya tayo, ang church, hindi lang tayo dapat nagmamature sa larangan ng pag-aayuno, sa larangan ng pag-aayos ng buhay, ministeryo, pamilya, paghawak ng pera, sa karunungan ng Diyos.
Hindi lamang tayo nagmamature sa paglilingkod para lagi tayong always abounding in God, always stable, standing firm in the Lord, unshakable, immovable. Dapat, nagmature tayo sa karakter, yung nga po yung nakikita sa atin ng long-suffering. For me, hindi ko po alam kung sa iba, parehas po ang patience at saka long-suffering. Siguro, sa akin pong sariling pagkaunawa sa kasulatan at karanasan, may pagkakahalintulad. Pero for me, may pagkakaiba po siya. Yung patience kasi, nagtitiis ka. Parang kinukonsinti mo yung mali, pero hindi. Nakatingin ka ron sa likod ng pangit na bagay kasi alam mong meron pang mas maganda sa likod nun. Nagtitiis ka. Yun ang patience. Pero yung long-suffering, mahaba ang pagtitiis mo. We are doing something para yung bandage ng sinuman, and we are talking about a nation, Israel and the Philippines and the nations of the world, but particularly sa subject na ito, ang Pilipinas. I only use the nation Israel. Ay kailangan mo ng long-suffering. Kasi masyadong malaking bansa. At yan yung nakita ko at na-discovery. Kasi nung magmula na ako'y maligtas, nagpipray na ako sa Pilipinas. Hanggang ngayon, noong time na yan, nung nasa kalsada ako, ilan ang member, yun na po yung buhay ko. Ngayon, worldwide na ministry. Andi dito na yung mga magigiti na mga lalaki at babae, nagpa siya maging kagaya ng Panginoon. Katandaan man yan, o youth. Hindi na ako mag-isang nananalangin. O lumos lahat ay nananalangin. Pero hindi pa rin natin nakikita ang ganap na kalayaan ng ating bansa. And yet, alam natin lahat na yung prophecy ng Diyos sa Pilipinas ay clear. Ako hindi ko po alam kung ilang ulit ako nag-prophecy sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay burning bush ng Diyos sa Asia that will bless the world. Hindi lang siya bansang pinagpala, sobrang yaman niya. Kasi pag ang isang bansa ay naging bansa ng Diyos, hindi siya po pwedeng rated na number 10 kung sino yung pinakamayamang bansa sa buong mundo. Hindi ganoon. God will see to it ang lahat ng bansang dinalaw niya. Kaya nga, blessed is the nation whose God is the Lord. Ay magiging number 1. Magiging chief siya sa list ng mayayamang bansa. Sabi yung chief ang unahin. Yan ang destiny ng bansa natin. Kaya alam ni Satan yon, so ang nais niya, manggulo na manggulo at ilayo ang puso at isip ng church sa prophecy at makalimutan yung pangako ng Diyos at sumabay sa nangyayari sa mundo at yung iba ay nagpapailalim pa sa nagaganap sa mundo na gawa ng Diablo. And for me, and for us, nagdadagdag pa po yun ang panibagong trabaho sa lahat sa atin. Kaya makikita natin na hindi mahirap sa Diyos palayain ang isang bansa. Nineveh was set free by God. Dahil umiyak ang buong Nineveh mula sa hari pababa sa mamamayang sinamay mga hayop sa pag-aayo. No? Yun po yung klase ng repentance na so sincere. Kahit tali, bihira po akong nakakita sa Bible na nag-repent ng ganyan, katinding repentance. Usually, ang nababasa natin sa Bible, pag pinag-aralan niyo po ang Biblia, ang prophecy, at nagpaturo tayo sa Holy Spirit, kinalimutan muna natin yung mga theology yung pinag-aralan sa Bible school at mga meaning ng mga theology na nagturo sa mga Bible student. Ikaw mismo yung umintindi sa Holy Spirit. Makikita mo, ikukompare mo. Ano to eh? Very rare occasion na sinama sa repentance at pag-aayo na yung mga hayo. Kaya yung galit ng Diyos, ganun lang kadaling pinull out niya. We need to draw. Kasi very sincere yung repentance. Malalim talaga yung pagsisisi. Hindi to pagsisisi kagaya ng ginagawa na marami na puro statement, puro emotion, puro feeling, no? Puro salita. Eh, hindi ko naman sinasabing hindi totoo. Pero sinasabi ko yung lalim. Ito kasi wala nang ganong statement yung Nineveh. When I talk about Nineveh, inuulit ko, we are talking about the king and all the people, the city, the nation itself. Dito walang statement na ganon.
they go directly to repentance. Publicly, pati hayop, sinama nila sa fasting. Ay kung ito po yung gagawin po ng bawat bansa ngayon, sa pangunguna ng mga namumuno, maging sa church or churches, no? Kung talamak na yung kasalanan ng mga churches na yan, mas malala pa yan sa kasalanan ng 7 churches sa Asia Minor nung panahon ni John the Beloved. I believe, we all believe, personally, no? Na gano'n mapapabilis ang fulfillment ng prophecy ng Diyos. Kasi sa case ng Ninibe, hindi siya tumagal. Grabe nga kasi yung buong pusong pagsisisi. Actually, hindi ka pwedeng tawagin intercessor malibang alam mo yung salitang repentance. Kahit walang kasalanan ng intercessor, bahagi ng kanyang pagiging intercessor ay humingi ng tawad sa kasalanan ng pinapanalangin niya. Hindi po pwedeng mananalangin ka lang para sa isang pamilya, sa isang bayan, sa isang bansa na hindi mo ihingi ng tawad yung kasalanan nila at ng buong bansa. Kahit wala kang kasalanan. Nagaya ni Jesus, siya yung greatest intercessor na dapat tularan ng lahat eh. Wala namang sinang Lord eh. Perfect naman siya sa buhay niya. Pero ang sabi ng Isaiah 52, chapter 53, chapter 54, yung transgression ng buong mundo kinuha niya. In-identify niya yung sarili niya sa mga makasalanan. At yun din ang sabi ng Hebrew chapter 2, verse 14 to 17. Ngayon, wala naman siyang sin. Pero kinuha niya ang sin ng buong mundo. Dinagan sa kanya. Hindi lamang literal sa cross, maging sa pananalangin. Tinaas niya sa Diyos yun. At nakakalungkot, sinayang po ng Israel yung extended mercy ng Diyos. Eh, sabi niya, naghahanap ako ng intercessor. Wala akong nakita. Kahit man lang isa, wala po siyang nakita. And the nation was destroyed. Grabing destruction. Actually, to be honest, no, minsan marami po nagtuturo po ng judgment na hindi ka naman sinisisi, mga pastor, no, mga bishop. Depende kasi yan sa theology yung kinopia mo at pinasa sa iyo doon sa Bible school na pinasukan mo eh. Pero kung pag-aaralan mo ang Biblia sa lidi ng Holy Spirit at hindi mo ipipervert yung truth para mag-align sa doktrina mo at understanding mo at pakiramdam mo at yung makitid na naintindihan. Hindi mo dapat na i-insist sa Diyos na tama ito. Nadidiscovery natin na yung fierce judgment or greater wrath na ipo-pour out ng Diyos o yung term na they must pay heavily with their sins. Pero isa lang po yung ibig sabihin nun na yung galit ng Diyos ay ibubuhos niya. Ito yung pinakahuling work na gusto ng Diyos na gawin eh. Pinakahuli. Hindi siya yung una o nasa gitna o lalagpas ng konti sa gitna, pinakalas. So ang ibig sabihin, kagaya ng Great Tribulation period, pagkatapos ng rapture, Great Tribulation ka agad yan. Galitin natin ha. Pag nag-rapture ngayon, kinabukas ang Great Tribulation na yan. Hindi lang siya parehas ng degree, yung 3.5 years, medyo mga ano lang siya, 100%. Yung another 3.5 years, 1,000% na yan ang wrath ng Diyos na ipo-pour out. Pero Great Tribulation na lahat yan. So yun yung pinaka-last na ipo-pour out ng Diyos. Yun yung pinaka-final judgment niya sa humanity. When I talk about humanity, we're talking about the world. Yan natin pinag-uusapan po yung Diablo rito at mga demonyo. But the world. Ang tanong ito, bakit na naman? Kasi nga, yung long suffering ng Diyos mahaba. Ayaw niya may pupunta ng hell. Kagabi, siguro mga 2:30 na madaling araw, pinipili ko na ipikit yung mata ko para nga kahit pa paano magising ng maaga dahil nga may gawain tayo rito. Kapag-prepare ng sarili. Eh, hindi ko maiwasang umiyak kahit na ako'y nakahiga. Kasi naalala ko na naman impyerno. Actually, hindi ko siya naalala. Pinaalala na naman ng Holy Spirit. Yun yung pinapagpag ko sa diwa ko palagi.
Hindi yung salitang impyerno kasi talagang nandiyan yan, yung pinapagpag ko ba yung walang wakas na hirap. So iniisip ko yung mga taong nando doon. Yung mga kaibigan ko, mga nangamatay na wala sa Lord. Yung mga artista, mga nangamatay na wala sa Lord, mga bakla, tomboy, sinungaling, magnanakaw, hireling, mandaraya, pusher addict, kriminal. Sabihin, lahat ng sumaway sa Lord. Pinapagpag ko sa isip ko dahil parang hindi kaya ng isip ko. Tanggap po yung katotohanan na eternal yung punishment, pero yung hirap ang dinadanas sila roon, talagang wini-wave ko sa isip ko. Siguro, kung merong makakaranas ng gano'n, ano, kagaya ng napipicture sa akin ng Lord many times, siguro maintindihan ako. Yung impyerno, tanggap ko nandiyan dyan. Yung eternal punishment, tanggap ko siya. Pero yung hirap habang panahon kung paano ko siya tatanggapin at uunawain, mahirap. Kaya kahit na nakahiga ako, umiiyak ako. At dinaderek ako ng Holy Spirit pagkatapos nun doon sa mga buhay pa. At minumove niya tayo na madaliin yung dapat natin gawin para sa kanila. Kasi sa totoo lang, ano, kahit na tama buhay mo, napakabait mong pastor, napakasipag mong bishop, napakaganda ng ugali mo bilang chairman, kahit patay ka sa sarili mo, sa totoo lang, malibang ang Diyos bisitahin ka, kausapin ka ng malinaw, bigyan ka ng pagkaunawa, yung ginagawa mo noon kahit gaano kaganda, hindi mo na dadagdagan. Mauunat ka lang na husto. Even though privilege po yung paglilingkod, pero gagamitin ko yung term na mauobliga ka ng totoo na magdagdag pa ng ginagawa mo. Kailangan mo ng bisitasyon ng Diyos. At yan ang isang reason kung bakit ang Diyos hindi tumitigil dumalaw sa mga lingkod niya. Dahil para sa kanya, marami pang dapat gawin. Siguro 2 days ago, while I was praying and waiting upon the Lord, kasi may mga pagkakataong pagising ko, andiyan na kaagad ang Lord, andiyan na ang prophetic word. May mga pagkakataon namang I wait upon the Lord. Pero ang pinaka-importante, biglang dumating ang Diyos, binigyan ako ng word, umagaantay ako. Kung gusto ko talagang maranasan ng Diyos at marinig ang tinig niya, parehas kong i-apply yan. Kasi ang nangyari sa iba, sanay siya na lagi siyang dinadala o Lord, narinig tinig ng Lord. Tapos pag walang ganong karanasan, ayaw niya magantay. So kung gusto mo talagang mabuhay sa revelation, yung pag-aantay, buhay mo yan. Para hindi mo natamuno ng umaga, may tanghali pa eh. May hapon, may gabi. So hindi ka papayag na dadalang isang araw na wala kang bisitasyon sa Diyos at wala kang revelation from God o word from God o prophetic word na nareceive mula sa Diyos. Kaya yung pag-aantay, mahalaga yan. While I was praying and waiting upon the Lord, no? Then talagang dumating sa akin yung ano, word from heaven. Malinaw talaga. So tatay, paano nangyayari yun? Na-register sa spirit ko ng malinaw. Yung para po bang teacher, ito yung teacher, tapos ito yung blackboard, tapos meron siyang chok. Tapos ang ginawa niya, nagsulat. Yung una niyang sinulat sa spirit ko, S, T, A, B, L, E, stable. So yun yung word na dumating sa akin so clear, so strongly in my spirit. Salitang stable. And I'm thinking, Lord, stable. And he goes on and said, ano yung dapat stable sa buhay natin? Una tayo, tayo mismo. Buhay natin. Stable tayo dapat sa buhay natin. Tayong mga anak ng Diyos, tayong living like His people, pababa doon sa body of Christ, sa fivefold pababa sa congregation. Stable. Saan tayo stable? 1 Corinthians 15:58. Ayan, sinulat ko nga rito para hindi ko makalimutan. Dami kong ganito eh. God said, we must be stable yan. Kaya hindi ko na binubuksan yung Bible, dito ko binabasa kasi nakasulat naman siya rito. Kung ano yung binigay niya, sinusulat ko. Kaya hindi naman marami naman niya eh, dalawa lang naman. Kasi kung ano lang sinabi niya, yun lang yun. Na minsan makapal dahil marami siyang sinabi, pag dalawa, so separated siya. So nakatabi siya. So ganyan ko kamahal yung Word of God. So pag di lang ito nanakaw at hindi nagkamali yung mga nag-ayos ng kwarto ko at halimbawa maglilipat kami ng bahay,
iingatan nila ito kagaya ng pag-iingat ko. Hanggang mag-rapture, hindi siya mawawala. So, ganun tayo mag-iingat ng bagay ng Diyos. 1 Corinthians 15:58, "Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord." So, stable. Kanina tayo may stable? Sa Lord. May pag tayo na stable sa Lord, so ang ibig sabihin, tayo naging steadfast, immovable, always abounding. Sabihin, kung pastor ka, namumunga ka sa lahat ng bagay. Halimbawa, yung pinapastoran mo, 20 yung attendee mo, sabihin, namumunga yan. Yung ibig sabihin, stable ka. Hindi yung, nung nakalipas na taon, 20 kayo, ngayon, 15 na lang kayo. So, yun yung ibig sabihin ng Lord. Hindi ka stable noon, shaky ka. Wala ka sa will ng Diyos. Maraming problema yung dapat mong iayos sa buhay mo. Kasi 20 ka nga, nung nakalipas na buwan, ngayon 20 ka pa rin. Nakalipas na taon, 20 ka, ngayon 20 ka pa rin. So, sabihin, hindi ka stable. Hindi ka abounding sa Diyos. Movable ka, hindi ka immovable. Shakeable ka, hindi ka steadfast. Yan ang ibig sabihin. Stable in the Lord. So, ang ibig sabihin, ano tayo? Malalim yung ating relasyon sa Diyos. Kagaya ng sangam, malalim yung pagkakadikit sa puno. Ito po yung sangam. Ito yung puno, ito. Ngayon kahit anong hatak po rito ng diablo, o nang magsasaka, yung mga demonyong padala ng diablo, hindi ka mapitas-pitas. Hindi ka maputol-putol, tinataga ka na, iniita ka na hindi ka mabuhol-buhol. I mean, ganun kalalim relasyon mo sa Diyos. Sobrang lalim. Amen. Yung ibig sabihin, stable sa Lord. Na naman ang yung maghanap sa mundo, walang effect sa'yo. Pero pag nag-move ka na, may effect yung kilos at galaw mo sa lahat ng makakaniig mo at makakaniig ka. Masyadong malalim yung relasyon sa Diyos. Wala kang naunawa ang fear. Wala kang takot sa persecution. Wala kang takot sa threat ng sino man. Wala kang pinoproblema sa bahay, titiran, sasakyan, iinumin, mapapangasawa, kakainin, kinabukasan ng mga alak. So, stable ka sa Diyos. Alam mo na hindi siya magkukulang, hindi ka na-pray ng pray ng pangangailangan. So, stable ka. You have grown enough to be like Jesus, to live in an open heaven. Nakuha na lang dadating yung mga bagay niya kahit hindi mo hingiin. So, stable that you are not wasting world for nothing. Madalang ka magsalita, pero pag nagsalita ka, yung weight, mabigat. Isa pa ulit-ulit kang salitahan ang salita So light, empty, useless, idle. So stable in the Lord. Malalim yung ugnayan mo sa Diyos. Sobrang lalim. Yung kahit nag-iisa ka, may kasama ko, wala. May tatanggap sa'yo, tatanggihan ka. So stable in the Lord. Na pagdating sa relasyon mo sa Diyos, sa tawag mo sa buhay mo, hindi ka matinag ng luha ng sino man, either loved ones, concerned brothers and sisters, or somebody who care deeply to you, yun ka. So, stable. Hindi ka kagaya ng isang puno na ngayon, may dahon. Susunod na buwan, wala na. Ngayon, meron pang sanga. Susunod na buwan, wala na, patay na. So, stable. Sa bawat panahong dumadaan, may bagyo, may lindol, may virus, wala, may demonyo, magulo, wala. You are so stable in the Lord. You enjoy the Lord so much. May yung mind mo so mature like Jesus na hindi pa bago-bago. Na ngayon, alam mo yung gagawin. Sa susunod, di mo na alam kung anong gagawin. Ngayon, alam mo yung trabaho mo. Susunod, naghahanap ka na ng trabaho. Ngayon, malinaw sa iyong mandate. Sa susunod, alam mo na lang Monday. Yung mandate, kalahati na lang naiintindihan mo. I mean, yung walk mo sa Lord, consistent. Stable. Sa isa po yan. Ikalawa, sabi niya, dapat stable rin yung family natin sa Lord.
Kaya kung pag-aaralan nyo, inuna niya tayo eh. Para yung family natin, ma-stable natin sa Lord. So nung magsimula kami mag-family Bible study, sama ng mga apo namin, naalala ko nung early years ko ako yung nag-start sa kalsada. Natyaga lang talaga, long suffering. Kasi no, nung sisimula ako mag-Bible study sa bawat bahay, minsan tinuturoan ko nun, isa lang eh. Layo ng biyahe mo, tapos isa lang tuturuan mo. Tapos minsan tatago pa yun, pagdating mo, wala. Na para bang sayang pagod mo, na masahe ka pa. Pero tiyaga, long suffering. Then later on, sa kakapray natin, tiyaga, long suffering. Nawakan pangako ng Lord. I praise God. I hold on to the promises of God. No? Determinado tayo. So yan. Susunod, ayun ay asawa niyang lalaki. Maraming tinatanong. So sa kakatiyaga, to make the long story short, nadadagdagan kami buong pamilya. Nasusunod, ito na yung mga kapitbahay pa isa-isa hanggang naitatayo yung isang chapter sa lugar na yan na nagsimula sa isang tao. Kaya naalala ko yun. Kaya magsimula kami, naiyak ako. Kasi yung iba kasi, na-interpret ng mali yung Isaiah 43:18-19. Kasi sinabi na rin, forget the past because I'm doing a new thing. Sabihin, hindi ka pwedeng mabuhay sa nakalipas. Pero hindi mo po pwedeng kalimutan na yung nakalipas na yun, naging tungtungan mo para sa hinaharap mo ngayon. Yun yung ibig sabihin. Okay, mabuhay sa nakalipas mo. Be open to the Lord sa mga bagong bagay na ginagawa niya ngayon. Pero hindi niya ibig sabihin na yung kaligtasan mo nung nakalipas, paano ka naligtas, ikakalimutan mo yun. Eh, ano ititestify mo sa mga tao? Kagaya nga nung nagsimula tayo sa kalsada, eh, pass pa yun eh. Hindi niya ibig sabihin, kalimutan na yun. At ikalawang na-remind sa akin, nakatira kami nito noon sa Cinco Hermanos, sa Marikina. Sabi niya, anak, gusto ko, sa rapture, pagbaba ko, ang mga pamilya ligtas na. At mas mabuti kung masusumpangan ko silang nabubuhay sa panalangin. At pinicture niya sa akin yung Exodus 12:1-13. Ayun nga, istorya nila Moses na bawat Israelita nasa tahanan, bawat family bago lumabas ng Egypt. Yun yung niremind sa akin ng Holy Spirit na nagba-Bible study kami. At nakita ko rito na kahit naglilingkod na yung aking may bahay sa Lord, yung aming mga anak, mga manugang mga apo, parang kulang pa. At nakita ko talaga yung napakalakas ng impact na sila lang yung tinuturuan ko. Malaya yung pagtatanong, no? So, walang pinagkaibang. Nagtuturo ko sa mga pastor, sa bansang ito, sa buong mundo, sa inyo. Yun din yung nangyayari pag nagtuturo ako sa kanila. Gaya kagabi, ito ako, sinanay katabi ko rito. Ito yung aming mga anak, mga manugang, mga apo. Kung paano ako nagsasalita sa inyo ng ganito ka, linaw. At nakita ko, yung revelation pinupour out ko sa inyo, sharing revelation pinupour out ang Lord sa kanila, pero bago. Eh kahit nga kayo, hindi niya pa narinig yan eh. So nakita ko, na ini-stable na rin yung ating family. Hindi puro pera lang, no. Salamat anak, nagpadala ka ng euro, nagpadala ka ng dollar, nagpadala ka ng dirham, nagpadala ka ng dinar, nagpadala ka ng dirham o ano pa bang pinadala mo. Salamat, binigyan mo akong kotse, salamat, nakatapos ka na, salamat na naalala mo yung magulang mo. It's more than that. At nakita ko, kahit very busy si tatay, alam ko ako yung pinaka-busy man of God sa ibabaw ng lupa eh. With all humility. Sa paglilingkod sa Lord. Kasi ako yung taong walang pahinga, araw-araw may ginagawa ko. Dahil kasi ikaw mahilig niya magpapapabli sa Facebook lang, sige lang, sige. Actually, may gusto lang naman yan, yung mga kapatira na kinukunan ako eh. Pinupos. Pero kahit walang mga post dyan, talaga araw-araw may ginagawa ako sa Diyos. Na hindi pala had lang yon para dalhin mo yung pamilya mo sa stable na buhay. Kasi usually, tayo, pag nakikita yung bawat family, misa katabi mo lang yung bahay ng anak mo, manugang mo, apo mo, misa isang compound lang kayo. Eh ano lang, kadalasan, nakain, high ma-high pa, pray tayong ganun lang. Pero yung consistent ba na may topic kayo sa Bible study, may gagawin kayo sa Diyos, bawat isa may bahagi, madalang mangyari yun eh. Do you agree? Personally, ako yung naka-enjoy. Sabi ko, ito na nga, hinahanda na nga kami ng Lord talaga
para sa malapit yung pagbaba anumang araw, anumang oras. So rito makikita natin na bago pinaabot ng Lord sa akin yung stable, yung life ko sa Lord, tayo personal, yung family natin, so pina-apply niya muna sa amin. Na para ba ngayon lang kami nagkikitang pamilya? Ilagi kami magkakasama eh. Ilan na nga kami pinag-usapan kahit saan eh, puro Lord na nga lang. Di kahit nga kakain kami ni nanay sa labas, sabi niya, paano ba naman? Kahit sa lamesa, puro tayo Lord. Wala talaga tayong magagawa. Hindi natin pwedeng iwalay sa buhay yan. Na yung aming mga alak nung maliliit pa yan. Pati mga apo namin, gusto naman nila, kakargahin mo, lalaroin mo sila. Pero ngayon, nasanay na rin sila na kailangan, may Bible study tayo, may Word of God. No? Lahat sila nagsasalita. Ang dami ko rin nakuha revelation sa kanila. Kasi nag-aaral sila eh. At hindi lang eh, may offering kami. At yung offering na yun, i-account na yun sa ano ng ministry, sa record, sa monthly, na pumapasok na pera sa ministry. Nakalagay ron, ano, chosen family Bible study offering, kulang-kulang 10,000. No? Ay di pagka ganun, di sa isang buwan, nakaka-40 kami, almost 1,000. Eh, kung meron pang nabilis dyan sa mga anak at mga manugang at mga apo, eh, bigla rin may nag-open ng 1,000,000, kita mo ang laki niyan. Eh, di, lahat bless. Napakaganda. Kaya oras na para ma-stable family natin. Eh, ikatatlong sinabi niya, ministry. Yan, mga pastor, dapat eh, yung mga hinahawakan natin, mga chapters na yan, kung ikaw yung bishop, ikaw yung senior pastor, ikaw yung senior hireling, no? Nangopya ka na, mali pa. Pagkakakopya mo. So, eh, dapat stable yan. Amen. Yung takbo ng gawain, maayos yan. Yung oras, yung kantahan, no? Yung tumatayo, yung nagpipray. Hindi maiksi, hindi mahaba, hindi panalangin kahit saan nagpupunta, wala sa ayos. So, presentable talaga. Yung lahat ng naglilingkod sa Diyos. Yung mga pastor na nagtuturo, hindi ko ano-ano lang mapapagsasabi dyan kasi nag-aaral siya. Marami siyang notes na inipon mula sa Bible school. Kaya marami siyang puntos na nakala niya eh, yung pinupost niya roon sa Facebook eh, kailangan niya rin i-apply sa pulpito para malaman na magaganda yung puntos niya. Kasi alam niya sa Facebook, puro puntos eh. Puro pagandaan niya ng mga salita. Pero lagi ko ang sinasabi sa Lord, eh, Lord, sino kaya rito yung nabuhay rito sa pinupost niya? Eh, napakadali naman mag-post dyan. Eh. Kumopya ka lang naman dyan ng isang verse sa Bible at tatlong verses dyan. Eh. Post mo na yun, yan na yun. Eh. Pero ang tanong ba, eh, yung may pinamuhay mo. Eh, marami yan, puro head knowledge. Amen. Dapat stable ministry. Kung may cell group yung mga outreaches natin, o ng bawat isa, o natin na nga, purihin ng Diyos, dapat stable yan. Hindi mo pinapabayaan yan, hindi mo iniiwanan yan, lalo sa panahong ito. At ito daw dapat yung ginagawa ng mga bishop at pastor, pati yung mga nagtayo ng sarili niyang fellowship. Yung naging ano, spiritual director. Amen. Yung naging senior hireling. Ayan. Nailan daw po tayo turo ng turo sa pulpito? Nailan tayo post ng post dyan sa Facebook? Actually, magaganda yung mga post natin. Talagang nakakahamon. Daming naliligtas, daming gumagaling. Talagang nakakaiyak pag nabasa mo siya. Nakita mo. At the Lord said, magdagdag tayo. Kasi pag pastor ka, leader ka. Pag tatay ka, leader ka. So yan yan. Yung nanay, nanay ka. Associate ka ng asawa mong lalaki. Ang leader yung asawa mo. Hindi siya yung tatay, siya yung pastor. Kaya ka na magpaalam sa kanya kung papayag siya sa plano mo. Eh, ikaw nga yung pastor eh. Okay, hindi ako nagpapaalam kay nanay kung papayag siya sa gagawin ko. Paatras yun. Magpapaalam sa kanya kung anong gagawin ko sa buhay ko. May pinagagawa nga ang Lord. Siya yung sumama sa gagawin ko. Kasi yung nangyari sa maraming pastor, papaaprobahan niya pa sa asawa niyang babae yung gusto niyang gawin sa Lord kung papayag o hindi. Eh, yung problema nun. So, yung mga pastor dapat at mga bishop, no? Hindi ka lang turo ng turo sa pulpito. Bigay ka lang, nabigay ng puntos dyan. Okay yan. May glory. May mga signs and wonder. Dapat wag mawala yan. Pero dapat, kinukommunicate daw natin mga kawan, lalo-lalo na ngayon, marami hindi nakaka-attend. Maraming reason. Alam mo kung bakit hindi nakakadalo, maraming reason. Kumustahin yung kalagayan nila. Yung communication, dapat hindi nawawala yan. Ako eh, walang tigil yung telepono.
tawag sa abroad, kumusta kayo riyan, ang kalagayan ninyo, kahit maayos, kinukommunicate ko pa rin. Huwag natin kakalimutan yung responsibilidad ng pastor, no? Ang tinutukoy ko rito, yung totoong pastor, hindi nga hirin na nagtayo ng sarili niya at ang opya ng maling pangungopya. Yan talagang tinawag ng Diyos, pastor talaga, na nahirag sa fivefold. Yung mga kasi nagtatayo, nagaling sa division, pag nanakaw, pagsisinungaling, wala yung panggugulo lang yun eh. So mga ano lang yun, imitator. So, walang tagumpay yun. Ang pinag-uusapan natin yung tinawag ng Diyos. Kasi pagka tinawag ka ng Diyos bilang pastor, alam mo yan eh. Wala ako alam na naglingkod siya na nagpastor na hindi niya alam na tinawag siya. Kasi pag naglingkod ka na hindi mo alam na tinawag ka bilang pastor, ebe, malungkot yung paglilingkod mo. Tsak na bigo ka nun. Kaya na maglingkod. Kaya yung unang-una, naglingkod bilang pastor, alam mong tinawag ka. Hindi siya aksidente na nalaman mo, 15 taong ka na naglilingkod, tsaka mo lang nalamang tinawag ka. Sa simula pa lang, alam mo yan. Eh bakit? Alam mo, tatay. Eh yun ako eh. Wala pa ako sa kalsada, magpapastor pala ako sa kalsada, alam kong tinawag ako bilang apostol. Alam ko yun. Kaya nga ako nag-resign sa trabaho eh. Ba't ako mag-resign sa trabaho? Malibang tinawag ako at alam kong malaki yung pagkakahirang ko. So bago ko ginawa yun, may revelation ako. Hindi ko na pinatagal. Hindi niya man yung sinabi sa akin mag-resign ako eh. Yung pag-resign ko, bunga ng pagkakaintindi ko na apostol ako. Nung marinig ko yung tinig niya na lingkod kita, end time apostle ka, so nag-resign ako. Tapos. Hindi ko na inihintay marinig tinig niya kasi tinawag ako eh. Na dapat, ina-administer natin gawain. Administrator tayo. Sine-check natin lahat yan, maayos ba yan? Lalo-lalo na yung dito siya nakatira. Marami kasing ganito eh. Bawa, sa Bulacan siya nakatira. Eh, meron siyang outreaches doon sa Tarlac. Eh, siyempre, malayo ka ron eh. Minsan, wala ka naman doon. Eh, ang ginagawa mo lang doon, may iniiwan ka lang na namumuno. Hindi rin naman full-time yun. At kung full-time man, dapat ina-administer mo yung communication malinaw. Yung bang gawain, nakikerry out ng maayos to. Yung bang principle ng living lives, nalalakaran yan. Yung mandate ba, malinaw sa lahat. Alam ba dinaanan ng mga sitwasyon ng mga kawan dito? Sabihin, alam mo yung nangyayari. Hindi yung layo mo na nga sa kanya, purihin ng Panginoon, hindi mo pa alam kung anong nagaganap. Andudong ka sa bahay mo, nangingitlog kayong mag-asawa sa bahay ninyo. So, malungkot ang Diyos doon. So, hindi mo ina-administer. Tapos yung iba, nagdi-demand pa na, Lord, ano, gusto ko yung gawain ko pang mundo. Eh, pang mundo. Ito nga, hindi mga maasikaso, pang mundo ka pa. So, yun yung dapat isipin ng lahat. So, kasabay ng paglaki ng gawain ng sino man, pagkakaunawang yung administration, hindi mo pwedeng ihiwalay sa ginagawa mo yun. We must grow in quality, we must grow in quantity. Kasi yung iba, lago-lago nga, laki-laki ng gawain, gulo naman ng gawain, hindi maayos. Yung administration, ano, bagsak. Actually, pag pastor ka, hindi mo na kailangan mag-aaral pa ng administration sa Bible School, kasama na yan sa gift mo sa Lord eh. Di ako naman, hindi naman ako nag-aaral ng management administration, natutuhan lang namin ni nanay yan nung natawag nga kami. Sa kanya naman galing yan eh. Mas magandang matuto ka doon sa karanasan, sa actual na nagpapastor ka. Kasi Apostle John yun, nag-aral ba yan sa administration? Eh, second year high school lang yan, pero kita nyo, na-establish lahat ng gusto, yung gawain na yan. Di mga camera na yan, mga, ano yan ang ibig kong sabihin, TV, counseling, lahat. Eh, walang greater sa anointing na education. Yung anointing, sapat na yan. Yung ability ng Diyos. Kaya pag malalim ang relasyon mo sa kanya, stable ka, bibigay ng Diyos sa iyo lahat. Yan siya may-ari eh. Administration or supervision. Yan, bahagi niya ng reminder. Nire-remind mo sila ng tungkulin nila. Kahit walang problema, kahit ginagawa na nila ng maayos yan. Especially, urgent yung reminder na pinaabot natin sa lahat noon. Yung follow-up, hindi ka naman nagpa-follow-up kasi hindi sila umaatin, malamig sila. O sila nag-backslide na, no? Yung follow-up, ginagawa mo yan para yung relationship is smooth, healthy yung takbo ng gawain. Kasi ang nangyari sa maraming pastor, masyado siya naging confident na kasi itong aking
full time, itong kapatiran, malalim manalangin, spiritual to, holy to, committed, dedicated, eh, hindi niya na pinapalo up, kinukommunicate, kasi nga confident siya na kaya niyan tumayo mag-isa. Eh, alam niyo, maraming nagkamali na hindi pala palaging totoo yung ganun. Kasi minsan, na-atake rin ang diablo yan. Ginugulo rin yan. Lalo na kung dalaga pa yan, may tsura yan. Dami naliligaw yan, lalo na pagkapogi yan. Binata pa yan. Maraming nakakagusto riyan. So, dapat iniingatan mo yung mga tinawag ng Diyos na malaki, tawag, marunong kang magbantay. Hindi ko sinabi maghigpit, sabi ko marunong kang magbantay. Dahil usually ako sa karanasan ko, maraming naubos eh. Dahil sa ganyan. Then, correction, yan. Hindi dapat mawala correction. The more ginagamit ng Diyos yan, dapat. The more na palaging teachable yan. Dapat laging ano yan, nalalagay sa kalagayan na approve unto God yung buhay. Hindi mo siya pwedeng pabayaang mag-isa thinking na kaya niya na. Oo, kaya niya. Pero marami pa siyang dapat na maintindihan. And of course, yung encouragement. Kahit di siya nalalamig, eh, lagi mo siyang ini-encourage. Lagi mong kinukompliment yung ginagawa niya, kinukomment yung pagod niya, yung pagpapagal niya. Parehas lang siya. Gagawin ng pastor sa mga worker, full-time o hindi, maging sa kongregasyon. Hindi puro titan offering yung hinahanap mo. Amen. Diyan, nalalaman mo rin niya kung bakit di siya nagbibigay sa Lord. Maaring delay sweldo niya o maaring natanggal siya sa trabaho. So, mamiminister mo sila ng maayos, ng malinaw. You are not guessing about their situation. Kaysa magtatatangis ka pa dyan at kumuha pa ng revelation sa Holy Spirit kung ano yung problema niya. Lagi mo siyang kinukubinigay, di siya na makakapag-open yan. Yan yung magaling na pastor. Niya mawawala ng kongregasyon at wala siyang magiging sakit ng ulo riyan. Dahil kung meron man diyang magiging sakit ng ulo sa simula pa, naayos niya na yan. Tsaka alam mo kung paano mo iayos yung mga kawan, hindi naman sila pare-parehas na ugali. Hindi pare-parehas siya ng naintindihan. Kaya kung lagi mo silang kausap, makikita mo kung saan sila nakarating. Hindi para ipulpito o i-criticize, kundi para punuan. Kaya ganito kahalaga upang ang lahat ng ito ay ating ma-stable. Kailangan mag-intercessor tayong lahat. Alam niyo si Jesus nung time niya, anong sabi ng Hebrew 5.7? Ito po yung isang buhay ng Lord na dapat nating matutuhan eh. Hebrew 5.7, who in the days of his flesh, when he had offered up prayers and supplications with vehement cries and tears to him, that is God the Father, was able to save him from death and was heard because of his godly fear. Let me repeat. Who in the days of his flesh, when he had offered up prayers and supplications with vehement cries and tears to him. So rito po, makikita natin. Ano po ang naging buhay na doon na siya po yung nasa mundong ito? Wala po siyang tigil na nag-alay ng panalangin sa harap ng Diyos. Siya po'y walang tigil na nananangis, nananaghoy, nagpapaabot sa Diyos ng pangangailangan ng mga tao. Mula sa alagad, unbeliever, demon possess, bulag, pipibingi. Amen. Yan po yung buhay ng Lord. Na lahat ng klase ng panalangin, naranasan niya. Eh bakit kinakailan lahat ng klase ng panalangin dapat nating maranasan? Depende kasi yan sa sitwasyong hinaharap natin. Depende yan sa mga pangangailangang hinahatid natin sa Diyos. Kaya nga yung sabi rito eh, prayers, plural, supplications, vehement cries and tears. May mga panahon dyan na yung palaho mo malakas, nagwi-weeping ka, nagbo-groaning, nagtatrabil, sa iba-ibang klase. Pero lahat siya ay galing sa Diyos. Diba, halimbawa, tingnan nyo rito sa book of John chapter 11, verse 33. So dito makikita nyo ito, malinaw ito. Nung malaman ni Jesus na patay na nga si Lazaro, so nag-delay pa siya ng 2 days bago nagpunta ng Bethany, the city of affliction. So pagpasok niya roon sa Bethany,
sumalubong na naman sa kanya si Mary. Ito kasi si Mary, kahit na nasa kalsada, talagang sumasamba sa Diyos, no? Wala po siyang pakialam sa sasabihin ng mga tao sa paligid niya, hindi iniisip reputasyon niya. Ang mahalaga eh, ma-recognize ng Lord na mahal niya ang Lord at kahit saan, sasamba siya sa Diyos. At sinabi nga niya na, Lord, kung nandito ka lang, hindi sana namatay ang kapatid ko. Now, verse 33, watch this. Therefore, when Jesus saw her weeping, and the Jews who came with her weeping, he groaned in the spirit. The groaning. Takalisada to, ha? The groaning. Alam niya yung kabigatan sa puso. Walang pinipiling lugar yan. Walang pinipiling oras yan. Maganda yung private prayer, personal sa kwarto mo. Pero yung kabigatan, hindi lang yan nandiyan eh. Dapat dala mo yan kahit saan ka pumunta. Ito, City of Bethany, nasa kalsadaan doon. Nag-groaning. Kaya ganyan kaganda pag malinis puso mo eh. Ganyan kaganda pag patay ka sa sarili mo. Hindi ka na mahihiya. Kasi hindi mo sasabihin, ano ba naman to? Tatago muna ako kasi baka makita ng mga tao na nag-groaning ako rito eh. Eh kay Jesus, wala siyang pakialam sa tao. Si Mary nga eh, walang pakialam sa sasabihin ng tao eh. Si Jesus ba? Then pagkatapos na nang sabi ng verse 35, Jesus wept. Ooh! Weeping naman siya. Ngayon, noong una, groaning. Ngayon, weeping naman. Isang event lang to, ha? Isang event lang to. Isang city lang to. Isang situation lang to. Then verse 38, yan Jesus again, groaning. Groaning na naman. Groaning, weeping, groaning na naman. Amen. So marami na-accomplish ang Holy Spirit eh, pag intercessor ka. Hindi mo pwede i-program yung panalangin mo. Naalala ko isa nating anak na intercessor na nag-break ng 40 days. Sabi niya, tatay, ako nung ako'y lalapit nang mag-break, nakaka 34 days na ako. Sabi niya, grabe yung groaning ko para ako malagutan ng hininga. Sabi niya, hindi ko mapigil yung pag-groaning ko. Pero sabi niya, hirap na hirap ako noon. Pero nag-groaning ako. Hindi ko mapigil, gusto kong pigilin para magpahinga. Kasi nahihirapan ako, pero hindi ko mapigil. Eh, Lord, yun eh. Marito sabi niya, listen to this. Ang hiniling ko sa Lord, tatay, ayokong vision. Sabi ko, Lord, wag mo akong bigyan ng mga vision at dreams. Hindi naman ibig sabihin, nire-resist niya yun. Kaya lang ito yung reason niya eh. Ang ibigay mo sa akin, ano, i-direct mo ako sa answers prayer. Kaysa bigyan mo ako ng vision at dreams, manalangin ka lang gusto sa pamamagitan ko. Dalin mo ako sa answers prayer. Yung mga sinabi mo noon, gusto kong yun ang ipanalangin. Gawin mong answers prayer lahat ngayon. So yun ang ibig sabihin. Mas malalim yun. Kaya iba-iba yung klase ng weeping at groaning. Yung isa naman din nag-break, ito iba naman yung level ng anointing dito. Pagpasok ko dun sa room niya, o namin, kasi may mga kapatid na sumama, yung mga nagpo 40 days din, mga grupo na nagpo 40 days. Gentle dito pagpasok ko sa isang room. Very gentle. Yung manifestation ng Holy Spirit dove. So sweet. Talaman, daman-daman mo yung kapayapaan, so gentle. Then, pinora niya yung revelation na dito naman ako natuto sa Lord ngayon. Noon, sinusulat pa eh. Pero rito ang ginawa ng Lord, hindi. Yung cellphone ko, nirigalo sa akin ng anak kong si Rachel, yung bagong labas na cellphone, kung anong tawag niyo ron, so nirigalo ng anak ko yun. Ganon siya ka-high-tech. Basta yung bagong-bagong labas. Kaysa isulat siya, ni-record ko. Kaya nagsasalita siya ng mga ginawa ng Lord, nagtatanong ako, naka-record lahat. Tapos may background ko. Ano yung background na ginagamit nila na nagpipraise laban nag-aayuno? Yun din yung background. Kaya buhay na buhay siya. So, hindi siya mawawala. Wala na magsusulat. At eksakto lahat nandoon. At kung ilalabas ko man yun para isulat, ano na lang yun, panibagong kopya. Pero andoon siya sa cellphone. So dito gentle, ibang klase naman mga prayer yung dinaan niya rito. So yun ang Lord eh. Paglipat ko naman dito sa isa nag-40 days, pagpasok ko ron, fire naman yung sumalubong sa akin. Grabing apoy. Talagang susunog ka talaga pag demonyo ka eh.
May grabing apoy. Sobrang taas ng apoy. Damandama mo na yung apoy nakabalo talaga roon sa kwarto na yun. Kasi malalim yung pagiging intercessor eh. Alam mo, pag intercessor, warrior talaga. At bakit ko ito kinakwento sa inyo? Ito yung panalangin hinihingi ng Diyos eh, in this end time. Kaya ang word na ginagamit ko rito eh, intercessors. The urgent need of intercessors. Yung panalangin talaga, sobrang apoy, sobrang taas ng panalangin. Eh, lagi ko naman sinasabi, let us pray like Jesus. Eh, dinidefine ka naman yung meaning nun. Pero siyempre, pagka kayo yung magpipray nun, kayo yung experience nun. At ito nga, pinapaliwanag ko, hindi na sa karanasan ko, dahil naipaliwanag ko lang sa inyo, maraming karanasan na yan. Dito naman sa iba niyong kapatid, ganun kataas yung apoy. Talagang damandama mo sa buong katauhan ng isang intercessor, yung spirito ng panalangin sobrang taas. Talagang, kung pupunta ka doon, alam mong si Satan, hindi si Silip. Sobrang taas ng apoy ng panalangin. Kahit 34 days na, grabe yung groaning hanggang mag-break. Walang tigil. Eh, alam niyo yun, pagka ganun, sanay kayo sa pag-aayuno, alam niyo hindi na ganun kadali yun. Yung iba riyan, minsan tahimik na lang, kumukuha ang lakas, pero siya, yun yung intercessor eh. Kaya dapat ganyan tayo sa panahong ito. Alam niyo, yung demand ng Diyos sa prayer in this end time is so great. God placed a great demand in intercession in these last days. So great yung demand niya. 1 Peter 4:7, anong pong sabi ron? But the end of all things is at hand. So ito po yung malinaw pong eschatology, the doctrine of the last days or the end time. In definition, but the end, ayan na. Ito na, in the last of the last days of all things is at hand. Dahil ito raw pong mundong kinalalagyan natin ngayon ay tinatawag ng Bible na last days. Therefore, be serious and watchful in your prayers, plural. So hindi ka lang dapat daw nananalangin. Hindi yun to be watchful in your prayers. Bantayan mo kung paano ka manalangin. Intindihin mo kung paano ka manalangin. Sabi rito, be watchful in your prayers. Yung bang panalangin mo noong nakalipas, parehas ngayon o mas malalim ngayon? O yung panalangin mo noong nakalipas, malalim noon, ngayon mas mababa ngayon? Yun ang ibig sabihin nito. Be watchful in your prayers. Eh, nananalangin nga lahat eh. Pero ang sabi ng Bible, end time na ito. Tingnan mo kung paano ka manalangin. Yan ba yung panalangin ng isang tao, hindi pa nagsisimula eh, parang pagod na at ano na lang siya, light prayer na lang. Do you get that? Be watchful in your prayers. Kaya ang mga intercessors, ang isa sa pinaka-factor sa mata ng Diyos ngayon sa buong mundo para maligtas ang buong mundo. Bakit ito sinabi isang factor sa buong mundo? Kasi nga, ang church nasa bawat bansa eh. So, ini-expect ng Lord na bawat bansa na may church o churches, intercessor. Malalim manalangin. Be watchful in your prayers. Bantayan mo yung uri ng pananalangin mo. Eh baka mamaya, tangis ka lang ng tangya, wala namang apoy na yan. Warpe ka ng warpe yan, pero performance na lang yan. Sumasama ka dyan sa prayer meeting, para ikaw pa nagli-lead. Pero yung apoy ng pagli-lead mo, eh, mababa kaysa apoy na dala mo nung nakalipas. Paano natin malalaman kung ang nagaganap na prayer meeting sa lugar na yan ay malalim? Isa lang po yung basis. Doon pa lang sabihin natin sa pinto, papasok ka pa lang, narinig mo pa lang yung iyak nila, grabing kilabot yung nararamdaman mo. Na gusto mo na rin magpalaho ng iyak. Yung puso mo, ulo mo, sinahalo kayo na. At pagpasok mo sa loob, wala kang magawa kundi lumuhod at managhoy. Nahata ka. Ako natutuwa ako sa post na maraming pastor at bishop sa iba't ibang fellowship sa mga theology nila sa Facebook, no, yung mga picture nila riyan. Natutuwa po ako yung mga doctrine nila. Kahit pa paano eh, may word of God ka nakikita sa Facebook.
kaysa purong basurang balita ng mundo. Pero sabi ko, Lord, sana naman makakita ako ng Facebook ng isang pastor na kahit na hindi mo siya gustong tingnan eh, nadaanan lang ng kamay mo eh. Yung kamay mo eh, na-stack up doon dahil yung apoy sa Facebook na yun, grabe. Dahil nung time na yun eh, yung panalangin ay sobrang taas. Naglalagablab. At kahit wala ka na basa ritong theology ni Bishop at ni Pastor, eh, nagwi-weeping ka. Dahil yung apoy lumabas doon sa ano, cellphone mo. Sa iPad mo. Tuloy-tuloy sa puso mo. At yung bigat ng pananalangin nila eh, nadama mo. At ikaw naman ngayon, nag-groaning na rin. At ihahakis ka nito rin sa kwarto na kinalalagay mo saan ka man nakatira para mag-weeping naman at sumunod sa Diyos. Kaya ako, yun ang prayer ko na makita ko naman sa Facebook. Eh ngayon, puro na sa Facebook. Worship. Actually, hindi nga worship yun. Entertainment meeting yun eh. Bible study, okay din yun. Nakikita ng pastor yung Bible study ko, ilang tinuturoan yun, ano? Wala rin masama ron. Maganda po yun. Pero yung pinag-uusapan natin, yung redemption ng lupa, bisitasyon ng Diyos, yung talagang magbabago ng buhay ng tao kaagad. Kasi kung intindihin ng lahat kung anong meaning ng intercession, maraming meaning yan, pinaliwanag ko na sa inyo na maraming ulit yan sa cinema pa eh. Tala, hindi pa nga sa cinema eh, doon pa nga sa Maya eh. Ala, pa nga sa Maya, sa 814 pa lang. Eh, may ninen yung sinasabi ko. Ano ba ibig sabihin ng intercession? Love in action. Eh, lagi na lang nagtuturo yung mga bishop at pastor at yung church ng love. Daming definition ng love. Kinuha sa Greek. About putting that love in action through intercession. Yung love in action. Yung nagwi-weeping ka para sa kalayaan ng isang pamilya, isang bayan, isang barangay, isang bansa. Yung pinakamagandang definition ng love. You put that love into action. Hindi puro minemorize na verses na yan, na chapter na yan. Damandama mo talaga yung apoy ng pag-ibig na yan. Yung panalangin na yan. Ako, naniniwala ako kung magiging intercessor ang lahat ng anak ng Diyos, Baptist ka man, Methodist, Presbyterian, Yemilip, o full gospel, evangelical, prophetic, charismatic, apostolic, o lahat ito'y magiging intercessor kagaya ng Lord. Wala nang chismosa sa church. Walang negative confession. Walang depender ng self. Walang negative thinker. Wala po lahat yan. Kaya hindi makita mo lang yung mga anak ng Lord regardless of denomination and affiliation, eh nagliliwanag lahat yan. Kaya hindi bawat churches niya ay puno. Walang away-away riyan. Walang sama ng loob tampuhin na nakitinggit habag sa sarili. Yung mga pita ng lamang, gawa ng lamang, patay lahat yan. Kaya hindi umapaw ng biyaya sa church. Yung sabi ron sa Book of Acts eh, mula chapter 2, chapter 4, sabi ron, as they grow in the Lord and grow in numbers, in quality and quantity, ang sabi ron, God prosper them. Masagana ang early church. Kaya ito yung natutuhan ko sa Lord eh. Sabi ko, Lord, bakit magmula nung maitayo yung Jesus Shield? Ayaw mo na uupal lang kami ng isang lugar, gagamit lang kami, tapos wala na. Kaya nang ginagawa ng ibang fellowship na nasa siniha, nasa mall, para aircon, komportable yung mga tao. Nung pumunta ng church, inaantok. Nung dumating ng church, tulog. Kasi nga air-condition, maganda upuan. Pumunta, inaantok ha. Nung nagdumating sa service, tulog. Eh bakit ayaw mo, Lord, na ganyan kami? Mula nung naita yung Jesus Shield. Talagang yung church, ginagamit buong araw yan, Lunes hanggang Linggo. Eh ito ang sabi ng Lord. Gusto ko lang sama-samang maalam na panalangin. Na pag yung ginagamit yung church ay available 24/7, malaya ako makakagalaw. Kasi pwede nyo siyang gamitin anumang araw, anumang oras. Kasi alam nyo, urgent need ang mga intercessor sa mata ng Diyos. Kasi yan, daming problema ng Pilipinas, ang daming problema ng mundo. At ang tanging solusyon ay ang Diyos. At wala kayong mababasa sa istorya ng revival, anuman po yan. Pero sa awakening, second awakening, Moravian revival, Charles Finney revival, Dale Moody revival, David Brainerd revival. Kasi na pa po mga naging leader ng revival, Evan Robert revival, William Seymour revival, so forth and so on. Wala kayong mababasa na nagkaroon ng revival maliban yung prayer ng lahat ng key player ng mga panong
kinabuhay nila na walang malalim na taglalagablab ng panalangin. And they do that for years. Kasi habang tumatagal tayo rito sa bansa natin, dumadami tao. Amen? At yung connection ng Diablo ngayon, ano na rin? Systematic. Yung networking ng Diablo, worldwide na rin. Kita niyo yung LGBT community, networking yan, worldwide yan. Terrorism, networking, worldwide yan. Satanism, networking, worldwide yan. Kaya hindi po pwedeng hindi natin maintindihan, mga minamahal, mga iniibig, Church of God. Na dumadami tao, lumalaki kasalanan ng mundo, at yung panalangin ng church hindi nagbabago. At isang reason niya kung bakit ito ang nangyari sa marami. Hindi naman ang sabi ng Lord sa Mark 11:17, "My house will be called the house of prayer for all nations." So yung house ng Diyos, una ito, spiritual house yan, mga katawan natin. Ikalawa, ito, physical house. Yan, dapat lahat yan, spiritual house, nag-groaning yan. Nag-weeping yan. Nagtatrabel yan. Naglalagablab sa Diyos yan sa pananalangin. Pagkatapos, pagpunta niya ng bahay ninyo sa ito, physical house, kasama yung mga kapatiran yan, sa lugar na yan, sa chapter na yan, buhay yan 24/7, nagpipray yung mga anak ng Diyos yan. Walang tigil yan. Kaya kung sino po yung nabubuhay sa panalangin, yun ang malago. Ito, hindi ito pwede idinay ng mga bishop at pastor. Alisin natin yung mga hireling ngayon, nagdi-divide ng chat, nagsisinaling. Hindi po kasama sa usapan yan. Pinag-uusapan natin dito, tinawag ng Diyos. Buti ng malinaw. Pag hindi ka lumalago, tagal-tagal mo na riyan. Ito po, totoo po ito. Dapat mag-humble yung mga bishop at pastor ng sarili para magbago eh. Pag hindi ka lumalago riyan, 25, akit manaog ka. Ang ibig sabihin, yung lugar na kinalalagyan mo sa pamamuno mo, yung prayer meeting dyan, questionable. Hindi ko nado yan. At pag yung kongregasyon dyan, hindi malalim sa Diyos, lulubog lilitaw, sa issue lang ng pagbibigay, hindi maka-breakthrough. You must believe me. Yung prayer meeting dyan, questionable. Kasi kung lahat yan, nananalangin ng malalim, walang issue ng tithes and offering. Kasi, kumbaga ba sa alphabet, letter A lang yan eh. Very basic yan. Ngayon, hindi mo pa ma-overcome yan. Kaya dapat makita ng mga bishop at patriyan para maayos yung sarili niya at unang-unang siya humingi ng tawad sa pinapastoran niya. Dahil kung meron mang unang responsible doon, eh, hindi yung kawang, kundi siya kasi ikaw yung namumuno. Kaya yung apoy sa panalangin, napakahalaga niya. May makita mo dyan yung mga pastor na nagpo-post ng mga prayer meeting na yun. Talagang iiyak ka. Kung dati ka nang iiyakin, lalo ko pang iiyak. Ako, gustong-gusto ko na kahit pray ako ng pray, makarinig pa ako na nagpipray, at walang sawang nakakakita na nagpipray, mas maganda yun para lalo kang sumabog. Reminder yun. Na hindi ka pwede magpabayan sa panalangin. Pero yung iba, ako, prayer, alam ko na yan, prayer meeting kami. Ako, chairman ako ng intercession. Ako, nagtiyak ko ng organization patungkol sa panalangin. What a pride. Eh, kahit pa ikaw pa yung number one chairman ng intercession, huwag mo sabihin sa akin, alam mo lahat yan. Ang mamamaster mo lang dyan, principle ng panalangin. Pero yung paraan ng pananalangin, Holy Spirit, may trabaho niyan, sasabay ka lang. Eh ngayon, napakarami yung mga prophetic symbol. May nagsusunog ng aklat, may nagbubuhos ng langis sa kalawakan. So, napakarami pong prophetic gesture na ginagawa ang marami. I'm not saying it's wrong. I'm not criticizing that na hindi siya sa Diyos. I leave that to God. Bahala na ang use niyan. Pero kung ako tatanungin, ang early church, simpleng prayer sila sa upper room. Prayer talaga. Experience God's amazing glory. It is not enough to receive. God must possess you. Receive your miracles. Ang pangyarihan po ng Panginoon ay sobra kay sa cancer. Talo na naman po yung cancer! Kay sa pagkabulag, pagkabingi. Nanginig ko na po kayo, Apostol. Kayong po, malinaw na po aking pagkinig. Ang kapangyarihan ng Diyos ay sobra-sobra para solusyonan ang problema ng Pilipinas at buong mundo. And be blessed
in all aspects of your life. And my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. At oras ng Himala, miracle after miracle explosion. The live services of Jesus is Our Shield Worldwide Ministries. Attend to our Living Like Jesus Sunday Miracle Services at the ministry's main church. Come, join us. Invite your friends and loved ones and bring all the sick and the afflicted free admission. God's resources for your success. Avail at the Living Like Jesus bookstore at www.facebook.com/livinglikejesusbookstore. Avail the calendars for the year 2023. The Living Like Jesus newsletters. Living Like Jesus Music Songbook, Volume 1. Living Like Jesus Foundation Manual. And the Anointed Prayer Cloths. You can also avail the latest books entitled Manna from Heaven, Volume 1 and 2. Now is the time to possess the land. God is watching His word to perform it, Volume 1. The Revelation, Volume 1 to 6. Also have your copies of the latest worship album of the Man of God, Apostle Renato D. Carrillo, in DVD entitled Be Exalted, O God, Greater, 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 Experiencing the Greater Glory of God, Holy Spirit, Thou Art Welcome, and his latest worship album in CD entitled Goodness of God, Hallelujah. Lord, I want to see you face to face. I believe in miracles. You can also get your copies of the powerful preaching of the Man of God, Apostle Renato D. Carrillo, and the Woman of God, Prophetess Elena G. Carrillo. For order, kindly visit our main church. Or you can order online. For more information, just call our Living Like Jesus hotline. Grab your copies now and be greatly blessed. Be one of the partners with the mandate of the Man of God, Apostle Renato D. Carrillo of Jesus is Our Shield Worldwide Ministries in proclaiming the Living Like Jesus Gospel through every means available. With our TV and radio programs, social network evangelism, print resources, and other ways, we have reached the whole world with the good news. Our Living Like Jesus prayer and counseling hotline are here for all 24/7. We continue to share God's love and greatness through our live services and the Living Like Jesus apostolic mission travel of the Man of God here and abroad, bringing salvation, healing, deliverance, blessings, and apostolic revival to the church worldwide.
We also offer hope to the victims of calamity, tragedy, and pandemic, and those who are in need through Mission of Love, Love in Action. Join us in taking the life-saving, miracle-working power of Jesus Christ to the ends of the earth and the Living Like Jesus gospel to the church. Call or send message now. Your love offerings truly make an eternal impact. Be a partner with the mandate now and be greatly blessed. Do you have prayer requests? We're here for you 24/7. Have you experienced God's love and greatness? Share your testimony. Don't forget to like our official Facebook page. Follow our Instagram and Twitter accounts. Subscribe to our YouTube channel. Just open your YouTube app and search for Jesus is Our Shield Worldwide Ministries, or simply in the search bar, just type youtube.com/Jesus is Our Shield Worldwide Ministries. Click the subscribe button now and be updated with the latest Living Like Jesus preachings of the man of God, Apostle Renato D. Carillo, and also the ministry's events. Part of this God's greatest anti-move through social media. Thank you for joining us tonight. You can also attend to our Living Like Jesus services.